It's summertime na mga ka-Islanders, so handa na ba ang lahat para pumunta ng Boracay Island? Because Boracay Island is 1000% ready for all of you guys who wants to come and visit Boracay this summer season and this holiday season. My name is Jamil and welcome back sa ating channel! Today's weather is very hot right now. It's currently 30 degrees Celsius. So napakainit talaga ng panahon natin dito ngayon sa Boracay. As you can see, mga ka-Islanders, tirik na tirik yung ating araw. And lots of mga ka-Islanders natin as of this moment ay naliligo. Kung makikita natin sa ating background, medyo malayo lang siya. But definitely, you guys will be able to experience a magnificent summer vibe right now dito sa Boracay Island since it's April and it's summertime. What are the things that you guys need to bring when you visit Boracay Island, especially kapag pupunta kayo dito mismo sa White Beach ng Paraiso? Ang content na aking gagawin for today is very ano lang siya, normal na usual na ginagawa natin or dinadala natin dito sa Boracay Island or not just sa Boracay Island kapag pupunta tayo outing, let's say mga beach or hiking, etc. Right? Wait lang ha, kasi medyo mainit. Ha! Pinagpapawisan ako. First that you guys need to bring kapag andito kayo mismo sa beach front ng Boracay Island is of course itong ating magic carpet. Char. Itong ating beach carpet, kailangan meron kayong dala na ganitong beach carpet para at least kapag umuupo kayo, let's say for example, nagsa-sunset viewing kayo or nagsa-sunbathing, meron kayong mapaglalagyan ng mga gamit ninyo na hindi madudumihan or maaapakan ng puting buhangin. Kasi itong puting buhangin dito sa Boracay Island, napakapino, so kumakapit talaga siya. So also, if you have children as well, especially pag may mga kids kayo, you can put your kids sa magic carpet, di ba? Para mas comfy yung inyong pamamasyal dito sa White Beach ng Boracay Islands. You can bring any kinds of pantapal, like you can bring towels, or you can also rent yung mga banig. May mga nagpaparent na banig dito mismo sa White Beach ng Boracay. I think mga nasa 100 to 200 pesos per hour depende sa laki ng banig. So second na kailangan ninyong dalhin dito sa Boracay Island is of course ang pinaka most important sa lahat, ang sunblock, mga ka-Islanders. Of course, kailangan natin ng sunblock to protect our skin sa kung anumang mga, let's say, sunburn, etc. Kung ano pa man yan. So sunblock is kailangan hindi natin siya pwede kaligtaan or makalimutan sa ating pupuntahan, especially kapag dito sa beach at summer na. So sunblock ay isa sa pinaka importante na kailangan natin dalhin. Or apart from sunblock, you guys can also bring yung essential oil or yung oil or body oil para at least kung gusto niyo magpatan, pwedeng-pwede yan, ipahid niyo lang dito. Number 3, mga ka-Islanders, na kailangan ninyong dalhin kapag pupunta kayo sa beach is, of course, water. Water is life, so yan yung isa sa pinaka-importante na kailangan natin dalhin kapag kahit saan tayo pumunta, mapabundok man, mapag-grocery, kahit ano, sa bahay man, kailangan natin uminom lagi ng water, at least 1 liter a day or 2 liters a day, much better. Pero kapag nandito ka sa beachfront, kailangan na laklakin mo talaga yung tubig na pwede mong mainom para iwas sakit. Alam nyo naman ngayon, uso yung mga stroke pag summer, baka ma-overheat ka, so kailangan na hindi ka pwede ma-dehydrate. So drink lots of water, bring lots of water. Next stop na kailangan mong dalhin kapag syempre pupunta kayo ng beach, so extra shirt yan, pinaka-importante. Kasi let's say for example, naliligo ka, diba? And then tapos ka na maligo, and then you want to go around Boracay Island. Let's say you're gonna go to a restaurant or pag-bar hopping ka with your friends. So kailangan meron kang reserva na pampalit na t-shirt para at least makamukha ka namang decente kapag papasok ka doon sa certain establishment, di ba? Hindi porke beach to eh, kahit restaurant, papuntahan mo, nakahubad ka. Kailangan you have to be like responsible as a citizen. May mga responsibility pala kailangan dalhin, no? Nakailan na ba tayo? Next is, okay, shades. Yung another thing that you guys need to bring kung kahit saan kayo magpunta. Kasi
lalo na tirik na tirik yung araw, kailangan natin protektahan yung ating sarili sa araw, lalo na yung ating mata, kasi di ba hindi tayo makakapaglakad kung wala tayong mata. So kailangan with the help of the shades, kailangan tayo magdala. It's either one or two, or if you have like lots of shades, you can bring here dito sa isla, para at least if you have friends na walang shades, pwede mo ma-share sa kanila, di ba? Kasi sharing is loving. Oh, di ba? I love that. I love the term. So, and next is money. Kasi kung wala kang money, nga ka, hindi ka makakapag-Boracay. So in terms of staying here dito sa Boracay Island, especially kapag dito mismo sa beachfront, kailangan meron kang extra na ano, na money na dala, kasi ang dami-daming mga, alam yung mga naglalako, let's say mga kakanin or something, tapos let's say kakatapos mo lang maligo or nag-sunbathing ka tapos hindi ka pa nagla-lunch, at least meron kang pang merienda or pang pika-pika man lang na hindi ka magutom, kasi you're just enjoying the view of beautiful island, you're too lazy to go to a restaurant to eat your lunch. And at least, di ba, doon man lang sa mga naglalako, like pika-pika, makakabili ka, makakapagmeryenta ka, and of course, help the local na rin, di ba? May money ka na, nakatulong ka na, nabusog ka na, di ba? It's very simple, but very meaningful. Tama ba yung meaningful? Saan ang meaningful doon, ha? Super ganda ng view ko dito, like parang, ang sarap patulog, ang sarap humiga dito sa tabi ng, coconut tree. Anyways, ang ating siguro pinaka-last but not the least na mga dadalhinin nyo dito kapag nandito kayo sa Boracay Island is of course your best outfit. Diba? Outfit is power. Kasi dyan mo makikita na magaling ka mag-outfit. Kasi syempre, pang Instagram yan, pang post mo sa social media, diba? Right now, since social media is power, pabunggahan, pagandahan ng mga outfit with lots of accessories, di ba? Mga beach accessories na kailangan ninyong dalhin para at least, di ba, if you like want to do a photo shoot, let's say, kagaya ng ginagawa ko ngayon, nakaupo lang ako dito, so nagmumuni-muni ako. So if something like I want to have something, an activity dito, like pwede ako mag-photo shoot, then I can wear whatever I want. I have my own outfit, I have my own accessories na pwede kong ilagay sa katawan ko, di ba? Para ready tayo lagi sa kung anumang mga kaganapan or ganap natin dito sa Boracay Island. May natututunan ba kayo? Kasi ako parang wala akong natututunan sa sarili ko. Maghuhubad muna ako kasi sobrang majinit. I guess with all the information I gave, with all the details or tips na sinabi ko dito sa ating video, I think malaking tulong yon. Although very ano lang siya, normal lang siya na ginagawa natin or dinadala natin dito, but for others, I think it's a big help for them to remind na parang, oh yeah, ganyan pala yung mga dadalhin natin dito in the future kapag magbi-beach tayo or kung saan man tayo pupunta. Ina-apply ko din yan sa sarili ko kapag kunyari wala akong guest dito sa Boracay. So, ang mga libangan ko lang na ginagawa ko is nag-beach lang ako, nagsasunbathing lang ako, naliligo lang ako. So, dinadala ko din yung kung ano man yung sinasabi ko dito sa video na to, na like nagdadala ko ng shades, ng carpet, ng sunblock, ng money, etc. For me, malaking tulong yun, at sana, kung ulan ba? Hindi pala, medyo lumakas yung hangin. Sana meron na naman ako na ibigay na tips or konting kaalaman sa ating mga turista na pupunta dito sa Boracay Island. At wag na wag niyong kakalimutan mag-book ng water sports activities in case napupunta kayo ng isla ng Boracay Island, mga ka-Islanders. Just message us sa ating Facebook and Instagram page, Luxury Sportsers. You can follow us or you can follow my Instagram page, Instagram account, Jamil Sultan, or yung ating Facebook, Jamil Sultan Tour Guide. So, sana ay nag-enjoy kayo sa video na to. Kung nag-enjoy kayo, please like and subscribe, share, and click the notification bell. Kung hindi naman kayo nag-enjoy, may nahimik na lang kayo at stop din yung video. Charin! Mag-subscribe na kayo, mga ka-Islanders. So dito ko na po tatapusin yung ating video hanggang sa susunod na ating pagkikita next time. This is the
This has been your ultimate tour guide sa Boracay Island. My name is Jamil and have a great day. Bye guys!